May kaabit tayo ngayon na Spirit Beast Spark Brake Lock para kay ADV 160. Nabili ko ito sa Shopee ng nasa 300 plus. Tagay ko na yung link sa description kung gusto nyong bumili nito. Ito yung box nya, ayan, Spirit Beast nakalagay. So ito yung Park Brake Lock. Black tapos merong logo dito ng Spirit Beast. Yan, bali yung mag-hold na dyan, pag ginanyan mo, ito mismo ang pressure nito, lever, pabalik. May kasama syang dalawang bushing. So depende kung alin yung mag-fit, so sukatin nyo na lang. Itong sa akin, itong mas maba yung ginamit ko, tapos tinabasan ko pa siya para saktong-sakto yung sukat nya para dito. Baklasin natin to. 10mm sa ilalim, tapos screwdriver dito. Contra. Ito muna logan natin. Ayan. So, natin tanggalin to. Bali, ito yung sinasabi ko na tinabasan ko pa siya ng konti. Para pag nilagay ko siya dito, flush lang siya dito. Mahaba kasi yan ang una, nakangat na ganyan. So, magdedepende yan sa sukat ng pagkakabitan nyo. Bawasan nyo na lang or kung sakto man, hindi mas okay. Ito kasi maiksi. Ayan. Kalubog siya. So, ginamit ko itong mahaba tapos binawasan ko na lang siya. Kinikil ko lang. Kinikil ko na ganun para sumakto. Ito naman, nilagyan ko siya dito ng parang protective na galing to sa Insta360 ko yun, mga accessories. Para hindi madadamage yung pintura nito pag kinabit natin. Itong bolt niya halos magkasukat lang. Mahaba lang ng konti itong kasama. Sa Spirit Beast. Tapos yung bushing niya, saktong-sakto yung size. Kabit natin itong bolt. Tapos yung bushing. Ito. Bag natin yung lever. Ito muna pala ipasok natin. Saan natin lalagay ito? May built-in thread kasi yan dito sa ilalim. So ito thread muna natin to. 4mm na Allen key. Ang kasama niyang nut yung may self-locking yan, may gulay blue. Pero ito na lang gamitin natin yung stock. So, huwag niyo munang higpitan to, tapos hanapin natin yung pinakamagandang pwesto niya. Yan, ganyan. Tapos, tanggalin ko muna sa atin na higpitan. Ito muna ang bolt, ang higpitan natin. Yung mga galaw. Saka yung nut. 10mm. Saktong higpit lang. Make sure lang na hindi na gumagalaw-galaw. Try natin. Sobra. Fine tune nyo lang yung position nya. Yan, okay na yung Spirit Beast Park Brake Lock natin. Yung mga gamit natin yung brake lock pag aangkas ng OBR para kahit hindi tayo gagalaw, no? Okay. Let's go! Kaya pala ako naglagay niyang park brake lock na yan. Kasi dati sanay ako kay Honda Beat at kay Honda Click. Meron kasi yun na brake lock. Pero yun kasi yung dalawang yun is drum brakes. So si ADB, disc brake. So hydraulic siya. Kaya siguro hindi na nilalagyan kasi hindi naman talaga advisable ng brake lock kapag disc. Kasi pag gagamitin mo yan ay maiwan mo sa parking, pwedeng lumobo yung brake hose mo. Usually yung park brake lock magagamit nyo yan. Kung halimbawa, tumigil kayo saglit, stop over, ganyan. Tapos ayaw nyo bumaba ng motor, kailangan nyo mag cellphone, may nagtext sa inyo. Yan, pwede nyo i-engage yan para hindi gagalaw-galaw yung motor. Hirap kasi mag-balance eh, pag ganun, lalo pag may angkas. So makakalikot mo yung cellphone mo, kahit nakatigil ka lang na hindi ka nababa ng motor. So naka-engage yung park brake lock. Magamit nyo rin yan sa mga incline na daan, yung palusong or pahon. Usually minsan pagka traffic, ganun, tapos naka-stock lang, pwede nyo i-engage yung park brake lock. So, hindi kayo mga ngalay na nakakapit lang kayo sa preno. Pwede kayo magkamot ng katawan ng dalawang kamay, yun. Kaya yeah, useful talaga to. Pinaka-importante talaga sa akin dyan kapag kayong nagte-take out na sa Jollibee, sa McDo, ganyan, sa mga fast food. Kasi misa mahirap eh pag nakahawak ka lang sa preno nito kay ADB. Tapos siyempre ano mo yung wallet mo. Tapos pag may angkas ka, mahirap din lalo. Kumbaga mas maganda na stable siya, naka-engage yung park brake lock
malayang makakagalaw yung mga kamay mo talaga. Kaya maigi yun pag mahilig kayo mag take out sa mga fast food. Kapag halimbawa magpa-park kayo sa mall, iwanan nyo yung motor. Misa iba kasi sanay sa side stand, hindi silang center stand. So, wag na wag nyong i-engage yung park brake lock kapag yung motor nyo ay naka-disc brake, hydraulic. Kasi yun nga, yung binabanggit ko kanina, pagka iniwan nyo yan sa parking na naka-engage lang yan, posible na lumobo yung brake hose kasi may pressure doon sa brake fluid eh. Pero halimbawa yung motor nyo ay naka-drum brakes, tapos wala kayong park brake lock, pwede nyo lagyan yan. Itong KD binilagyan natin para dun sa mga purposes na yon. Pero kapag yung mga magpa-parking na yung iiwan, hindi mo siya pwedeng i-engage talaga, na iiwanan mo. Pagka naman ba mga ganito na stop and go yung traffic, huwag nyo na rin gamitin. Kasi minsan nakakalimutan din eh. Nangyari na yan sa akin dati nung kay Vitat Click. Minsan nagsiselfon ako, tapos nakakalimutan ko siya nang mag-stop and go. So, para hirap manakbo, yung pala naka-engage pa yung park brake lock. Yan, pagka ganito mga parking, magpa-park kayo sa mall, napunta kami SM ngayon ng OBR. Hindi ko na yun i-engage syempre. Ah, pero pakita ko ulit sa inyo. Yung link, ilalagay ko lang sa description para kung gusto nyo bumili niyang ganyang ito. Spirit Beast na park brake lock.